Hi guys, good morning. It's ano nga ba oras? Siguro mag-alas 6 na. Ayan, may bakat na naman ako sa aking noo dahil sobrang laki ng noo ko para sa aking helmet. Okay, so for now, I am having my breakfast here at the 7-Eleven. Okay, mukha pa akong bagong gising, no? So, I have beef tapa. Ayan. And my coffee. So, I'm all alone today. Ngayon, para kong pumunta sa Ocean Adventure. So, it would be an adventure for me. I will be all alone. So, samahan niyo ako sa aking adventure for this morning. For today. Okay, so stop over muna sa All Hands Beach ngayon. And marami akong na-meet na mga cyclists. Kasama na ang aking regular meet-up girl dito. Si Miss Jade and si Miss Lee Joy. And sila Kuya. Kuya. Ano pong name niyo po, Kuya? Tom. Kuya Tom. Mga taga-Ista Pinak po sila. And si Kuya. Thank you po. Ano pong name niyo po, Kuya Joy, partner? Partner tayong damit eh. Loy. Kuya Loy. Mga taga-Olonga po rin. Pangalan mo? Christine po. Just call me King. Old Gabalan po. Pinaon lang po. Saturday. Hindi kami umakit ng Saturday sa Morong kasi crowded. Ang daming tao rin. Pag Saturday? Kasi ako, ngayon, bala ko talaga mag-ocean adventure ngayon eh. Ay, gusto ko sama ito ngayon. Ang sarap. Pero pagkababalik ka na, hirap. Ang hirap. At pagpabalik, pa-uwi? Siyempre, puro pataas na po. Wala akong pa. Hindi papunta, mahirap. Papunta ka, madali. Oh. Pabalik. Kasi puro pa ganun na yun. Pataas na. Kasi pagpababa ka, kahit na hindi ka. Pagaling ka sa Ocean Adventure? Oo. Pagaling kang Ocean Adventure. Kuya, okay na po yung gulong ko. Pina-check. Pina-check namin mga gulong namin kasi mahirap na. Magsaga at agnikan natin. Ano ba, nambot pa siya? Okay lang naman yun kasi yung sa Bennett pa kayo. Bennett Road po. So, chinecheck nila yung aking gulong. Kung matigas na. Right? Ayan ha, nakakuha kami ng tip kila Kuya. Dumuro ang mga pyesa roon. Saan po, Kuya? Doon sa Cyclos. Cyclos, oh. Cyclos, tandaan nyo, ha. Pag nagpunta si Kuya sa inyo, Kuya Fred and Kuya Tom? Loy. Ano, Kuya? Loy. Dami ko sinabi. Kukulang na sabi ko, Tom and Jerry. Cyclos, bigyan nyo po siya ng discount kasi ina-advertise niya kayo sa amin. Oh. Tandaan nyo yan, ha, si Kuya. Oh. Thank you, Kuya, ha. Alright, so, punta na kami ngayon. Ocean Adventure. Thank you so much po. Grabe, sana huling akyat na to. Gumagapang na ako. Nag-spinner lang ako. Masyado kasing pataas to, papunta ng Ocean Adventure. I don't think kung makakaabot ako ng Ocean Adventure, baka hanggang Morong Gate lang. Kasi dun lang naman daw pala talaga lagi ang destination ng mga cyclists. And I hope na may mabili ako doon na inumin. Kasi ininom ko na lahat ng inumin ko kanina. Ay, grabe. Naubos na ang aking tubig sa katawan. And I need to hydrate. So itong daan na to, paakit pa yan dun. Papuntang Morong. Actually, nasa Morong na ako eh. And, konting-konti na lang daw sabi ng mga cyclists na nakakasabay ko. Yung dalawang kasabayan ko kanina, si Lee Joy at saka si Ate Jade, umuwi na sila. Hindi na daw nila kaya. Pero ako, ang goal ko kasi for today is marating ko yung Morong. So, ayokong lumagpas tong araw na to na hindi ko magagawa yung goal ko because I've been planning this.
for the whole week. So, nag-stop over muna ako dito sa isang tindahan. Nasa Morong Gate na ako. Medyo taliwas sa papunta sa Ocean Adventure. Doon daw kasi yung mga bikers, parang bikers lounge, yung tinatawag nilang Kubo. So, hindi ko alam kung didiretso ako doon or mag-Ocean Adventure. Pero sabi, 3 kilometers pa papunta na Ocean Adventure. So, try natin na pumunta. Total nakapagpahinga naman ako. Kakayanin ko naman siguro. Okay, so finally, nandito na ako sa Ocean Adventure. Ayan. Yung goal ko ngayon, nakuha ko na. Finally. So, it's lonely down here. Kasi sarado ang Ocean Adventure. Supposedly, yung mga ganitong panahon, lalo na Saturday, maraming tao dito. Maraming mga nag-excursion, field trip. So, because of this pandemic, ang daming nagsara ng mga establishments, mga tourist spots here in SBMA. So, wala eh. Ganun talaga. And nakikita nyo yung mga supposedly busy na mga bus natin ng Ocean Adventure. Nandun lang, naka-stuck, naka-park sila. And pati yung mga hayop, no? Supposedly busy sila ngayon na nagpapakita ng gilas. Kaya lang walang guest. Sarado. No? Mabuti na rin yon para at least yung mga hayop, nakakapagpahinga sila. Yung nature, nakakapagpahinga. And nag-iisa lang ako dito sa area na to. Ang ganda ng araw. Masyadong pababa nga lang yung papunta rito. Masarap siya pababa, pero magpapakondisyon tayo paakyat. Ang hirap ng paakyat. Okay? So, sana lang kayanin ko pa. Okay, so babalik na ako. Finally, na-target ko na yung gusto kong target na wala na yung breather ko. Alright? Finally, I'm home. Safe and sound. Ito sa tough ride. Sobrang hirap niya kasi baba akyat, parang walang katapusan ng akyatan, nakakapagod. And spinner lang ako. Kasi hindi naman ako kasing lakas ng mga riders na nakakasabayan ko na talagang sobra, no, yung kanilang ano talaga yung kanilang stamina, no? So pag sinabi kasing spinner is malambot lang yung pagpepedal mo para makaakyat ka lang. Okay? And pag mga ganito pa lang long ride, no, na kinakailangan talaga na may kasama ka. Kasi what if something happens to you, no, along the way, na aksidente ka, wala kang kasama. Kaya it is also very important na may bitbit kang ID. And I had my SBMA ID with me kanina. And also, it is very important na well-hydrated ka sa mga ganitong long ride. Gabi pa lang, mag-hydrate ka na, minum ka na ng maraming tubig, and magbaon ka ng maraming tubig. Kasi talagang nakakapagod. And yun na, bago ko ginawa tong long ride na to, nanood muna ako ng mga technique, no, mga tips sa mga cyclist kung papaano yung mga uphill, ano yung papaano yung breathing mo, papaano yung mga technique. Okay, so those really helped me a lot, no, to survive this adventure. And yun nga, sabi ko nga dapat may kasama ka pag ganitong mga long rides, kasi katulad kanina dun sa airport, natanggalan ako ng kadena. Eh, nagpanik ako. Kasi pagtingin ko dun sa aking gear, wala na yung aking kadena. Hindi na siya nakakabit. So,
tatawag sana ako, kaya lang yung aking phone kanina deads na rin. Kaya yung aking GPS kanina namatay na rin. Hi. So, no choice, kundi kailangan kong ayusin yung aking bike. And nagawa ko naman siya. Nakauwi naman ako. Safe and safe. Traffic rules. And nakakatuwa nga lang kasi along the way, may mga kasabayan kang mga cyclist na tutulong sa'yo noon. Tinatanong ka kung kumusta ka na, lalo na kapag nakaparada ka, no, nakahinto ka, nagpapahinga ka. They would ask you, how are you? Kung may tubig ka pa ba? So, tapos nag-good morning sila. Napakaganda ng culture ng biking, no, dito sa Subic. Sana sa susunod na gagawin ko to, may kasama na ako. Kasama ko na yung aking mag-ama and or yung mga friends ko na mga cyclist dyan. Tara, ahon tayo. This is a really very good exercise in the morning. Tulo lahat ng pawis mo. Labas lahat ang iyong mga cholesterol. So, I really did this aga na magbike today kasi the whole city of Olonga po has a power interruption and lahat ng aking Zoom meetings, Zoom appointments ay na-canceled lahat. So, talagang sabi ko, just in time, no? I really did this biking, no? Plinano ko talaga to kasi today, July 18, there is a citywide power interruption. So, wala ka namang gagawin sa bahay. Canceled lahat ng mga Zoom meetings, Zoom appointments, no? Kaya, I'd rather spend this day biking dahil mainit naman sa bahay. Now, I'm home. Wala pa rin kuryente. So, ayun, buti na lang may konting power pa sa power bank and I am able to video this final words, no, kasi kanina talagang wala na, hindi ko na na-trace yung aking ride. Okay, so till my next ride, thank you and bye-bye.